Ayun po mga ka-viewers, isang panibagong araw na naman po. At habang pinakakain po natin mga ating mga alagang mga bebe, si tatay naman ando sa may gawing poso. Ako naman po ang maglilinis ng mga kulungan ng baboy ngayon. Gawa nga po ng masama ang pakiramdam ni tatay kahapon. Ayan po sila. Habang kumakain sila, punta naman ako doon sa may kulungan. Na-dry na ba tay? Ayos mo may nilipaanan. Ah, okay. Ako muna po yung magpapasok sa kulungan. Ito mga ka-viewers, lalagyan po ulit natin ng gamot yung mga sugat nila. Pag po in special, nagkukulay violet. Saan pa? Yan lang. Nalagyan ko na yan. parang naaal niyang i-spray siya. Kala mo nararamdaman niya. Nagugulat sila dun sa spray. Ayan po, na-drain na po natin yung kanilang kulungan. Lalagyan naman po natin ngayon ng tubig para mamaya makakapag-swimming sila. Tuwa po ng mainit na naman ang panahon ngayong mga nakakaraan na to. Ayan. Sila naman po, ayan po, oh, busog na, nangakahiga na. Kanina nagkakagulo sila, ngayon tahimik na tahimik na. Ayan. Pupunain po natin itong pool nila ng mano-manong tikwas lang. Ayan po mga ka-viewers, natapos na po nating linisan yung ating mga alagang baboy. Si tatay naman po, inilipat niya dito yung inumin na ng mga bibi. Gawa po nang wala na nga pong ulan itong nakakaraan, nangangailangan silang lagyan ng inumin dito. Ayan po sila, DIY na gulong para may inuminan yung ating mga alagang manok at baby. Almusal muna po tayo mga ka-viewers. Ayan po yung ating almusal, bulang lang na sitaw. Wow! Sawsawan patis. Ayan. Si tatay po, okay na yung pakiramdam niya siguro, nakakakain na ng mabuti. Kahapon po, bahagya lang siya kumain, maghapon. Nag-aalala nga po ako sa kanya.
Pero so far po, okay na po siya ngayon. Kain po tayo, mga ka-viewers. Ayan po, tapos na tayong kumain. Si tatay nga po pala, pinaglaga ako ng banaba. Ito siya. Dahil nga po nahihilo siya kahapon, medyo tumaas yung lipi niya. Ano po ito? Dahon ng banaba. Ang dahon po kasi ng banaba ay pampalowering ng cholesterol. Ng, gamot din po siya sa UTI. Ayan. Wow! At saka sa metabolic system po natin yan. Pag pinakukulo natin maigi para mapalamig, mapainom kay tatay. Pamaya-maya naman po, magtatanim kami ni tatay ng halaman. Yung po nilusong na halaman kahapon. Ito po sila, mga ka-viewers. Meron pa pong natira pala si MY na binhing abukado. Nang puno sila. Tatlo yata. At saka po, etong isa, ano po ito, mabolo. Makulimlim po ngayon. Kaya okay naman na i-transfer sila. Ayan. Mag-ornamental plant din po tayo dito sa bukid. Bilang pwedeng pagsabasabayin at magtatanim din nga po ng kalabasa. Sa isang araw po siguro doon ko re-replanting to. Itong ating oregano eh malabong na. Ayan po sila. Lalaki na puno ng abukado. Akala ko po kasi, mga ka-viewers, na itanim lahat ni MY. Hindi po pala, naiwan pa sa baryo yung iba. Sayang naman po kung hindi natin itatanim. Malalanta lang siya dito sa plastic container na to. May kasama pa po pala siyang ano, oh. Ano to? Santol? Ayan. Ay, pahinga lang pong kumain at nang maitanim na natin. Ayan po yung mga itatanim natin ngayon ni tatay. Ilang puno ng ano to, avocado is 1, 2, 3, 4, 5. Limang puno pa po yung hindi inilusong ni Emoy para itanim. Tapos isang mabolo. Ito din pong halaman na to ay itatanim din namin ni tatay. Ano daw po ito? Gamot sa diabetes. Sabi po nung nagbigay sa akin ng buto nito, eh galing daw po ito sa ibang bansa. Napakaganda po kasi ng ano nito eh, ng bunga. Para po siyang grapes. Wow! Kapag ka po bubot pa siya, kulay light pink po siya hanggat gumugulang. Nagiging kulay violet po siya. Nagiging ano po ito? Puno. Na may tinik. Comment po kayo, mga ka-viewers, kung anong pangalan ng halaman na ito. Ang lasa po ng bunga niya ay maasim-asim na mapakla-pakla yan. Kaya sabi po nung nagbigay sa akin yung dating teacher ko, dahil galing sa abroad yung asawa niya, dala-dala itong binhi nito. Gamot daw nga po ito sa diabetes. Yan, comment po kayo kung anong pangalan nito. Hindi ko po kasi alam kung anong pangalan ng halaman na ito eh. Walong puno po itong pinunla ko na to, na tira lang tatlo. Namatay po yung iba gawa ng hindi ko na nga po naasikaso dun sa baryo. Hindi po siguro gaano nadidiligan ng mga bata. Kaya yan, tatlo ng puno na lang sila.
Ito po yung dating tinanim ni MY noon. Puno ng mangga yan. Bawi na po siya. Ito naman po yung abukadong nilusong niya nga noon. Akala ko nga naitanim niya ng lahat. Hindi po pala. Kaya kami nila lang po ni tatay magtutuloy magtanim. Ayan po, nakagawa na po ng hukay si tatay na pagtatakman. Ito naman po yung halaman na alis niya sa plastic container. Babaunan po natin ang tubig para hindi siya malantan. Okay na yung tubig na yun, Tanya? May kasamang ano talaga? May kasamang daing talaga? Matanda na po si taray. hanggang mo ibinabaw niya yung malaman, may kasamang may kasamang daing? Daing talaga? Si tatay, oh. Ayaw pa po niyan tanggapin na matanda na siya, mga ka-viewers. Si tatay po kasi ahead ng age sa akin ng 10 years. Madyon Dana. Hanggang binabaw niyong halaman, may kasamang daing. Talaga si tatay. Talikuran ba naman ako? Lagi po niya akong tinatalikuran, mga ka-viewers. Actually, ganyan po siya. Siguro po hindi na niya ako labas. Tingnan mo. Ayan. Naka-strike one na po tayo. Doon naman po tayo sa kabila. Dito lang po tayo sa pangalawang hukay. Kaya mo na ba talagang mag-ano? Kaya mo na? Hindi ka na nahilo? Hindi na daw po, mga ka-viewers. Baka mamaya dumaing-daming na naman po sa akin. Mami yung nahihilo. Kapag dumaing pa sa akin to, mga ka-viewers, sasoli ko sa nanay niya. Sasoli ko na lang po kay Uma. Sabi ko, matanda na yung anak mo. Kayo na uli. Hindi po, lambingan lang po namin tatay yan. Pag po kami, eh, kasi magkasamang dalawa, na lagi kami nagbibiruan eh. Sabi ko, pag tanda niya, pag nagdadaya pa rin na siya, isasoli ko na siya sa nanay niya. Kaya i-chan na lang namin siya na yung camera girl doon sa ilog. Sabi niya sa akin, sabi niya, camera girl, nangiya kayo, sabi niya ganyan. Ganyan pala yung gagawin niyo sa akin, pag tanda ko, sabi niya. Joke lang po yun. Lambing lang sa kanya. Pwede na siguro dyan yan. Kailangan ba malalim na malalim? Kung gusto mo ako maghukay. Okay lang ba ako maghukay? Na? Ikaw na lang. Siya na lang daw po. Carry ko yan. Wala kasi tayong post digger, no tay? Kung may post digger po sana, madaling maghukay. Kaso wala po tayong post digger. Amang tama, makulimlim ngayon. Hindi sila malalantan. Tsaka may pabao naman silang lupa, di ba tay? Mm-hmm. Hindi yung lupa. May lupa silang ano. Hindi sila... Oh. Hindi ma... Kumbaga, hindi gaano masasaktan yung ugat nila. Ano po na... Nakadalawa na po tayo. Ano po, nasa pangatlong puno na po tayo. Hindi man po natin pakinabangan yung ating mga anak. At saka yung mga apo, sila pakikinabangan nila ito darating ang araw. Pang-apat na po tayo.
Siguro po next year marami tayong mga puno dito. Dati po kasi maraming puno dito ng kung ano-anong puno, may excuse me, may puno din po tayo ng avocado noon, ang daming magbunga, mga mangga, mga niyog. Kaya lang po nung bumagyong malakas nung minsan, hindi ko matandaan kung anong bagyo, Rostum ba yun? Undoy. Naubos po yung ating mga punong kahoy. Dati po nakakapagpa-harvest pa kami ng mga mangga, nakakapagpapakyaw po kami. Dalawang beses po kasi yung bagyong malakas na yun eh, yung undoy ba tayo, tsaka sa antin oh. Nagkatuwaran po lahat ng mga punong kahoy, kaya iyan. Panibagong tanim na naman tayo. Pakinabangan lang man lang ng mga anak tsaka apo, kahit di na po kami ni tatay. Sila. Basa pa naman lupa, no, tay? Si tatay, oh. Poging-pogi. Wow! Tingin naman dyan tayo. Tay! Sa paningin mo lang ba? Napaka-seryoso po ni tatay, oh. Poging-pogi sa paningin ko. Oh. Yan, si tatay. Ito po yung gusto ko kay tatay, napakasipag na tao. Wow! Yan. Wala po siyang sinasayang na panahon. Ang ilang puno na yun tayo? Panglima, no? Sa panglimang puno na po tayo. May nakasama siya tayo, alisin mo kaya. Ano yan tayo? Rambutan eh. Sorry. Yan. Oo, oh, rambutan yan. Alam ko, pagkasi kumakain sila ng mga may buto, nilalagay nila sa mga ganyan. Rambutan yan. Tinan mo yung buto niya, oh. Rambutan niya, ayan, oh, yung ano. Tingnan ko, akin na, tingnan ko. Ito po, oh. Rambutan nga po ito. Ito yung buto niya. Ililipatin po natin dito para magkaroon tayo ng rambutan dito. Tumutubo naman po ito dito sa mga ganitong lugar, eh. Rambutan. Mabulas yan, no, tay? Akala ko kasi tinanim na ni Mac noon. Dinala niya ng lahat, naiwan pala yan. Mas marami palang naiwan sa nailusong niya. Naitanim na lahat ng avocado, no, tay? Nakalima na tayo. Yan. Ayan po yung rambutan. Dalawang puno po sila. Itatanim natin dito sa gabi dito. Diyan yung isa, tay. Sa yung isa. Sana po tumubo silang lahat, walang mamatay. Yan naman po yung ating mabolo. Native mabolo po ito, mga ka-viewers. Matamis yung bunga. Hindi siya gaano lumalaki, pero matamis yung bunga niya. Yan po kasi mga imported na mabolo, matabang. Ito, sakto lang. Mga pinagbibigay po yan sa amin ng mga suki ko nung dahil nagtitinda po ako dati sa barangay. Pag binigyan nila ako, yung buto po itinatanim sa mga lata-lata. Ayan, naipon.
Sana mabuhay siya. Hindi isang mabolo. Nga po palang ating miracle fruit. Tubo na din, oh. Tinanunanin po ito ni tatay nung kailan lang. Herbal din po yung bunga nito. Dalawang puno po ito. Ito lang ang nabuhay. Ang bunga po nito ay parang suha. Bilog na malaking kulay green. Kung di mo alam, akalahin mo, suha nga siya. Ayan. Miracle fruit. Ayan po. Ano na lang itatanim natin. Yung huli, itong sinasabi ko ang halaman na ito. Hindi ko po alam kung anong pangalan talaga nito. Pero herbal daw po siya, sabi ng teacher ko. Comment po kayo kung ano pangalan ng halaman na ito. Hindi po gano'ng lumalaki yung puno niya, tas may tinik siya. Kulay light pink po yung bunga niya na sinlaki ng ubas. Hanggat gumugulang, nag-aano po siya, nagkukulay ubas, nagkukulay grapes po siya. Tapos kumpol-kumpol po yung kanyang bunga. Yun nga daw po, gamot daw nga po ito sa diabetes. Natikman ko po yung bunga nito. Ano po siya? Maasim po siya na mapakla-pakla. Yun ang lasa ng bunga niya. Yan po, last na lang yung ating herbal plant. Natin lalagay sa may gawing side ng kubo. Natutuwa po kasi ako sa bunga nito, mga ka-viewers. Ang ganda-ganda nila. Kumpol-kumpol na. Parang akala ko nga po nung una, ubas eh. Kaya lang yung ubas, ano siya, baging. Ito po, ano siya, tree. Puno siya. Hindi po natin maagad yung sukal dito sa may gilid ng kubo, mga ka-viewers. Oh. Dahil nga tag-ulan, ang lakas lumabang ng mga damo. Pero malakas din po ang lumabang ng oregano. Ayan. Dito siya, natin siya inilagay sa malapit sa may oregano. Sa may side ng kubo. Ayan. The last one. Tapos na. So mga ka-viewers, dito na muna po pansamantalang nagtatapos ang aming munting video ni tatay. Hanggang sa muli po. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga ka-viewers. Dito na naman po tayo. Yun nga po ang mga kaganapan sa amin ni tatay. Nag-tree planting po kami. Gawa po kasi ng yung mga punong kahoy doon nung araw ay marami. Dahil sa mga nakaraang malalakas na bagyo ay naubos po silang lahat. Yan, kaya ano po tayo, back to zero. Tanim ulit. Yan po. Shout out na po tayo. Big shout out po kay Kelsey Sandoval. Si Kelsey po ay more than 1 year old na baby. Pamangkin ko po siya, anak ng pinsan. Nanonood daw po siya ng channel ko. Ayun, sabi nung mama niya, pa-shoutout naman daw kay Kelsey. Tsaka shoutout din kay mami niya, Sarah Jane Sandoval. Yan. Shoutout din po kay ka-viewer Clara Sandoval, lola po ni Kelsey. Yan. At shoutout din po kay ka-viewer Sir Angel. Pa-support naman po ng channel ni Sir Angel. Shoutout din po kay Ma'am Lisa Rosa Salgado. Shoutout din po kay ka-viewer Agnes Pachag. Thank you po ma'am sa pag-subscribe. Shoutout din po kay ka-viewer Emma Adam from Lebanon. Shoutout din po kay ka-viewer Elizabeth Heraldiso. Shout out din po kay ka-viewer Rosie Kim Bao from Hong Kong.
At shout out din po kay ka-viewer May Mangulabnan from Ottawa, Ontario, Canada. Thank you po ma'am sa pag-subscribe sa channel ko. Shout out din po tayo kay ka-viewer Estrella Miyoshi. Shout out din po kay ka-viewer Haddock Francisca H. Shout out din po kay ka-viewer Jan Pogi Pogi. Shout out din po kay Hazel Flores Antang. At shout out din po ka big shout out din kay doon sa po doon po sa mga hinaanak ko to, si Roji at Iris Garcia and family. Hinaanak ko po sila sa kasal yan. Last po, big shout out din po kay Ma'am Joy San Agustin Tomas. Thank you po, Ma'am. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po muna si Camera Girl po. Ayaw ako samahan mag-shoutout. Haggard daw po siya ngayon. Hanggang sa muli po, maraming maraming po salamat sa inyo sa pag-subscribe, pag-likes and shares. And God bless us all po sa ating lahat. Yan.